Paano tatanong pa? Paano ganito ganito? Paano kumita? Paano kumain ganito? So lahat yan is ituturo ko sa inyo ngayon, no? So and isa pang disclaimer lang din guys, no? Hindi ko sinasabing eto na ang sagot sa kahirapan nyo, okay? Kikitain nyo dito guys is extra income lang, okay? Yung pwede nyo kitain dito is extra income lang. And mind you, yung mga mamay nyo is kailangan nyong magpalakas dito guys, okay? Lalo na sa patch ngayon is para sa akin medyo anti-minor yung patch ngayon kasi pagka may internal injury ka, okay? Or pagka napapatay ka sa PK, ano yung PK? Player kill? Okay, is hindi ka makakamine, okay? So, kailangan nyo rin talaga yung minamine nyo na kung saan kayo makakuha ng pera is pangpalakas nyo rin sa character nyo. Pero anyway, so ito yon, okay? So, paano nga ba kumita dito sa Mere 4, okay? So, unang-una guys, kailangan nyo maging level 40, okay guys, para ma-unlock nyo yung Draco, okay? Yung Draco na options dito, okay? So, saan siya makikita? Sa market, and then sa Draco. So, i-click nyo yung Draco. So, dito guys, makikita nyo ang palitan is 104k is equals to 1 Draco. Ngayon, yung palitan ng Draco is hindi ko alam kung magkano yun yung palitan ng Draco. Pero meron naman website niya para makita nyo yung palitan ng Draco. Okay? So, dito kayo mag-i-smelt. Ngayon, kailangan nyo ng Wemix account dito. Okay? So, yung Wemix na yun is meron yun sa Play Store. I-download nyo yun doon. And again, may maraming tutorial sa YouTube, guys. Okay? Na magtuturo nyo sa inyo. Okay? So, ngayon, ang binago nila, guys. No? Kaya ako rin, ha, nasabing anti-miner. Anti-minero tong patch na to, tol. Okay? So, ngayon, ang binago nila is meron kayong minimum 500k dark steel. Okay, so dati yan is makakapag-smelt na kayo. And you can, as you can see guys, makikita nyo, meron na akong 100k na dark steel. Pero hindi ko yung may smelt. Okay? Kasi, kailangan meron kang 500k na dark steel. Okay? So, sa madaling salita, parang maintaining balance yung 500k dark steel. Okay? So, kailangan 600k yung dark steel mo. Okay? And then, mababawas dun is 100k, okay? Hindi ibig sabihin ito is 500k per isang Draco na, or Draco. Ang ibig sabihin na ito, kailangan kayong may... Yun, maintaining balance, guys, okay? Kung sa layman's term, no? Parang sa banko lang, kailangan may maintaining balance kayo para makapag... exchange kayo ng Draco, okay? Ngayon, sa makukuha yung mga dark steel na yan, okay? Pwede yan makuha dito sa Bichon Valley, okay? Dito sa Bichon Valley, sa mga low level, no? And then, dito sa Snake Valley, guys, okay? Dito sa Snake Valley, dito niya yan, pwedeng makuha, okay? Diyan yan sa dalawa, okay? At least sa knowledge ko ngayon, ha? Hindi ko lang alam sa mga mas matatagal ng player. Pero sa knowledge ko ngayon is dalawa ang way nyo para mag-mine. Okay? Isa sa Bichon Valley. Okay? And then, isa sa Snake Valley. Okay? Pero ito, mas higher level na dito sa Snake Valley, guys. Okay? So, ngayon, paano kayo mag-mine sa Bichon Valley? Okay? So, yan. Mag-move lang kayo, guys. No? Exit tayo yung automation natin. Tapos, punta na tayo dun sa Bichon Valley. So yan, i-click nyo lang dyan, tapos, highly suggestion ko, may word pala ganun, okay? Basta, suggestion ko is, sa 2F lang kayo guys, okay? 3F, 4F, is, ang maraming bots dyan, and maraming tao dyan sa mga higher floor, okay? O bots na dito. Anyway, gagawa ako ng separate video dito guys kung sa mga discarded sa pagmamine. So ito yung dice seal, okay? So makikita nyo guys is meron na tayong tig 40 itong nakukuwang dice seal guys, and kung makita nyo yung dice seal natin, tumataas yan. Pero yun nga, hindi natin maka-cash out yan guys kasi kailangan natin ng 500k na
Draco na maintaining balance, okay? Tapos, as 500k above, yun na yung makakash out mo. Okay, so yan yung binago nila ngayon, okay? So dati yan, walang maintaining balance sa 500k. Kahit meron ka lang 100k, makakapag-cash out ka. Okay? So yan, i-smelt mo lang yan dyan kung meron ka ng 500k. Tapos, diretso na yan sa Wemix wallet mo. So, yan, ganyan lang guys. And dito rin sa mga ano sa mining area guys is kada floor is mataas ang paganda ng paganda yung mga rarity ng mga bato. Okay? So dito is dapat palagay ng mga ano ng mga ng PPK guys. No? So suggestion ko talaga is 2F lang kayo. Okay? 2F lang kayo, okay na yan. Okay, pero bahala kayo kung gusto nyo mag ano, 3F, 4F. Bahala kayo na. Sa inyo na, discard nyo yan. Ngayon, baka magtataka kayo kung sobrang newbie nyo guys, kung wala, kung as in zero knowledge kayo sa tier 4, no? Is, hindi kayo agad makakapunta dito guys, okay? Makakapunta agad dito sa 2F, 3F, 4F, okay? So, 1F lang kayo makakapunta and sobrang pangit ng mga ano dyan, ng mga bato dyan, okay? So, paano kayo makakapunta sa 2F, 3F, 4F, okay? So, para makapunta kayo guys is, kailangan nyo mapalevel 3 itong holy shrine nyo. Ngayon, paano nyo mapapalevel 3 yung holy shrine nyo? Meron naman details dyan. Okay, meron details dyan kung paano nyo mapapalevel 3. And ang isang quest dun is yung mystery quest, okay? Yung Nefarious Horn. Okay, ngayon kung paano gawin yung Nefarious Horn na mystery quest is gumawa ako ng guide nyan kahapon, no? So, yun, panoorin nyo na lang. And, yun, ma-unlock nyo na yung 2 hanggang 4F ng Bichon Valley. So, yeah, I guess, yun na lang natapos ang ating video, guys. So, sana may natutunan kayo. Ganito lang, magpapera sa, or magkapera sa tier 4. And, kung nakabag nyo sa part ng video doon, hindi pa kayo nakalike and subscribe sa aking YouTube channel, please do like and subscribe sa aking YouTube channel for more videos na ganito. Tips and tricks, guides, yun. So, yeah.